stars na itatagal pa ng pag-ulan at volume ng buhos ng ulan. Pinaalis pa ito ni Pinoy sa meeting para raw tanungin muna ang kanyang direktor para mabigyan siya ng matinong sagot at hindi nadaan sa panguhula. Inireport naman ni Energy Secretary Almendras na nagpatay na ang ilang power plants sa Luzon para maiwasan ang pinsala at para walang makuryente dahil sa baha. Pero dito sa Metro Manila, kakaunti na lang daw ang walang kuryente at 11 na main circuits na lang ang lubog sa baha. Sa huling datos ng NDRRMC at partikular ang PNP, pumalo na raw sa 19 ang bilang ng mga patay, habang 4 naman ang nawawala pa rin. Nasa 1.2 milyong katao naman ang apektado at kalahating milyong kababayan natin ang nawalan ng kabahayan dahil pa rin sa matinding ulan at bahang dala ng habagat. Bukas, parang itutuloy Cheryl ni Pinoy ang pagbisita sa mga evacuation center sa mga apektadong lugar dito sa Metro Manila. Cheryl? Maraming salamat, Royces Nagit. Nais nang ideklara ng Mines and Geosciences Bureau ng DENR na off-limits ang payatas kung saan nakaroon ng pagguho kahapon. Ayon sa MGB, delikado na raw tirahan ang naturang lugar. Zay Finiza, ikwento mo. Ito na lang ang natira sa bahay ni Mang Jaime nang gumuho ang lupang kinatitirikan nito sa Lower Bayanihan Street sa Payatas, QC. Mga piraso ng yerong tinambakan ng basura, dahon at tangkay. Nandulumo man sa nangyari, laking pasasalamat pa rin ni Mang Jaime. Naligtas ang kanyang buong pamilya. Naharangan kasi ng punong kawayan sa kanilang bakuran ang gumuhong lupa. Pero siyam sa mga kapitbahay niya, nalibing ng buhay. Sakit sa dibdib eh. Namatay na yung kapitbahay. Nawala yung mga kabahayan. Noong 2002, idiniklara ng danger zone ang Lower Bayanihan Street, sloping o padaus-dos kasi ang lugar. Kapag nasa danger zone, hindi pwedeng tumira 20 metro sa paligid. Sa kabila ng kalunos-lunos na eksena dito kahapon, matapos gumuho ang bahagi na ito ng lupa, ang mga residente ayaw pa rin umalis sa lugar. Ang mga inilikas naman agad bumalik dito para ayusin ang kanilang mga nasirang tahanan. Sa pag-i-inspeksyon ng Mines and Geosciences Bureau sa lugar kanina, inirekomenda nilang ideklara na itong permanent danger zone. Habang parami raw kasi ng parami ang tumitira rito ay lumalambot din ang lupa. Pagka sinabi ng permanent danger zone, talagang hindi na dapat tirahan. Pero giit ng mga residente, bukod sa maiiwanan nilang kabuhayan, wala rin daw silang malilipatan. Sa kinikita ko ng pagkarpintero, napaunti-unti ko siya. Zay Finiza, News 5. Isinailalim na ang 20 munisipyo sa Bulacan at ang lalawigan ng Bulacan itself matapos ngang lumubog sa tubig baha ang naturang probinsya. Pero ang higit na kinakatakot ng mga residente doon ay kung dumaloy na ang tubig mula sa Pampanga. Marlene Aykaide, ikwento mo. Hirap pa rin madaanan ang mga sasakyan ng crossing na ito sa Malolos, Bulacan. Kaya ang mga residente, tiis-tiis sa paglalakad. Ang grupong ito, umaga pa lang tumambay na sa tulay at sa loob na ng kanilang sasakyan nag-almusal habang hinihintay humupa ang tubig sa kanilang bahay. Maging ang paligid ng provincial capital ng Bulacan, lubog na rin sa baha. Doon sa kanto ng lugam, baha na. Kaya lang po, hindi ko alam na ganito kalalim dito. Mula Malolos, pinaybay namin ang papuntang Kalumpit. Pero habang papalayo kami, lalo ring lumalalim ang tubig. Sa barangay Longos, aabot na sa 4 na talampakan ang lalim ng tubig. Sa kabuuan, 23 munisipalidad ng Bulacan ang apektado. Kabilang ang Balagtas, Baliwag, Bukawe, Kalumpit, Giginto, Hagonoy, Malolos, Marilao at Maykawayan. Higit 75,000 pamilya ang binaha, pero higit 7,000 pamilya pa lang ang lumilikas sa mga evacuation center. Ang ilang residente na abutan naming nagsisiksikan sa grocery store na ito sa Malolos. Nagkakaubusan na raw ng noodles, tubig, delata at mga ready-to-eat na pagkain pati na kandila. Napakahirap bumili. Mga 10-30 lang nandiyan din na kami. Ngayon pala kami uuwi, di pa nalalang halian. Lalaki po yung tubig, wala po kaming stock, kailangan din po ng pagkain. Binatikos naman ang lokal na pamahalaan ang wala o manong abisong pagpapakawala ng tubig kahapon ng Ipo at Bustos Dam na nagpalalaraw sa pagbaha. Ang problema pa, posibleng tumaas pa ang baha sa Bulacan kapag bumaba na ang tubig galing sa Pampanga. Kung makakasabay yung Bustos at saka sa Ipo Dam, eh masyadong maraming tubig yan. Kaya sabi ko sa Bustos Ipo Dam, hinto muna kayo this afternoon. Itinanggi naman ng Manila Water na siyang namamahala sa Ipo Dam na ang pagpapakawala nito ng tubig ang naging dahilan sa pagbaha sa Bulacan. Regular daw talaga itong nagpapakawala ng tubig at mahina lang daw ito at dumidiretso sa Angat River.
Sa ngayon, mahigit sa 72 milyong piso ang halaga ng nasirang palayan at palaisdaan. Nagdeklara na rin ng state of calamity ang governor ng Bulacan. Marlene Alcaide, News 5. Lubog pa rin sa tubig baha ang Provident Village sa Marikina. Pero bagamat mataas pa rin ang tubig doon, hindi natatakot ang mga residente sa baha. Ang kinakatakot nila, akyat bahay. May report si Jun Loyola. Ilang sakit, tanaw pa rin ang baha sa malaking bahagi ng Provident Villages sa Marikina. Sa bandang gitna ng subdivision kung saan pinakamalalim ang tubig, makikitang mas lubog ang mga bahay at sasakyan. Tanging mga rubber boat lang ng MMPA, PNP, Air Force, Philippine Red Cross at iba pang volunteer groups ang nagpabalik-balik sa mga kalye para sa ginagawang paglikas ng mga naipit na residente. Kabilang sa mga inililikas ang ginang na ito na nanginginig na sa sobrang panlalamig. Sa ulat ng mga rescue team, daang-daang residente pa daw ang natrap sa kanilang mga bahay. Sa ngayon, nakasakay tayo dito sa rubber boat ng Philippine Red Cross at papunta tayo doon sa St. Joseph kung saan sinasabi na marami pa ang gustong lumikas. Pero ang problema, walang gustong sumama sa rescue team. Mas gusto daw ng mga residente ay makipagsapalaran sa bubong ng mga bahay kaysa manakawan. Lulutang naman dami. Ang dami kasi yung tagalabas na pumapasok ng bahay. Ang iba, nakikiangkas ng palabas para bumili ng pagkain para sa pamilya. May option pa ako eh. May second floor pa. Nasa-save ko pa sila ng gano'n. Mas mahirap pag nilabas namin. Aminado naman ang mga otoridad, walang sinasanto ang mga kiyat-bahay kahit pa may trahedya. Years ago, yung undoy, ang mga kawatan na yan ay sumasabay sa maraming tao. Then akala namin mga pamilya nila yung nire-rescue, pinapasok pala nila yung mga bahay. Kaya ang PNP, bukod sa pagpapadala ng rescue team, nagpakalat na rin ng mga magbabantay sa mga inabandon ng bahay. Pati ho yung naiwanan ay dapat naming bantayan. Nanawagan naman ang lokal na pamahalaan ng Marikina ng pagkain para sa mga residenteng ayaw lumikas sa bahay nila. Jun Leola, News 5. Dahil sa patuloy na ulan at baha, nag-anunsyo ng walang pasok bukas ang mga sumusunod. Suspendido ang klase sa lahat ng antas sa Olongapo, Valenzuela, Pateros, Navotas, Antipolo, Makati, Mandaluyong, Bukawe, Kalumpit at Hagonoy sa Bulacan, Angeles City sa Pampanga, Pasig, San Juan, Malabon, Caloocan, Maynila at Taguig. Sa Pasay, wala nang pasok ang lahat ng antas hanggang sa Biyernes. Wala namang pasok hanggang high school sa mga public school sa San Mateo sa Taytay at Binangonan sa Rizal. Suspendido na rin ang klase sa Ateneo Grade School, High School at Loyola Schools at sa lahat ng antas sa Adamson University, UST, San Beda, LaSalle College of St. Benilde, UE Manila, Caloocan, Arellano University, Angeles University, University of Asia and the Pacific, pati sa UP Diliman at sa Miriam College. Wala pa rin klase sa FEU Manila, Makati, East Asia College at Diliman, pero may pasok na po ang FEU Cavite. Sa Claret School sa QC, Xavier School at sa De La Salle University, wala nang pasok hanggang sa Biyernes sa lahat ng antas. Ako mga kapatid, posible na namang bumuhos ang matinding ulan sa Metro Manila sa mga susunod na oras. Base sa Project NOAA, 95% ang posibilidad na umulan sa susunod na 3 oras sa Valenzuela at Malabon. Posibleng-posible rin umulan na malakas sa Caloocan, Taguig, Marikina at Quezon City. Patuloy pa rin sa pagpapakulan tubig ang Lamesa Dam na lalo makaapekto sa Novaliches, Fairview, Valenzuela at Malabon. Bahagyaring nagbukas ang San Roque Dam na posibleng magpabaha sa Pangasinan. Pero ang good news, posibleng humina na bukas ang pag-iip ng habagat, kaya konting ulan na lang po ang mararanasan natin sa Luzon. Samantala, makulimlim pa rin sa Metro Manila bukas pero tinatayang hindi na magiging matindi ang ulan tulad ng nangyari kahapon. Ganyan din na eksena sa ibang bahagi ng Luzon pero hindi pa dapat mag-relax dahil basang-basa ng lupa, kaya mas malaki ang posibilidad na bumigay ito at magdulot ng landslide. Kaya mga kapatid, mag-ingat lalo kung kayo ay malapit sa mga bundok. Samantala, mas relax naman ang mga kapatid natin sa Visayas. Kita niyo naman, paambon-ambon lang ang posible nilang maramdaman bukas. Ganyan din sa Mindanao, pero wala pa rin magugulat kung makakaranas kayo ng konting pag-ulan. Pero maiba tayo, mga kapatid.
Sa ganitong panahon sa kuna, dapat ang buong sambayanan ay nagtutulungan, imbis na nagsisisihan. At wala nang mas insensitive pa kesa mansyahan ng relihiyon ang trahedya. May kumakalat sa social media na galit daw ang langit dahil sa pag-abante ng Kongreso sa RH Bill. Sakto para umpetsa kahapon na 8-7-12 sa berso ng Henesis tungkol sa Arko ni Noah. Ang dilubyo, mga kapatid, ay sanhi ng habagat at sablay na pagpaplano ng pamayanan. Sana'y huwag naman idamay ang Diyos sa usapan. At yan ang ulat panoon sa ngayon. Ako po si Lord De Vera. Humuhupa ang halos lampas tao na tubig sa lalawigan ng Pampanga at matatagal ang paraw bago mawala ang naturang tubig. Kaya ang mga taga-Pampanga, kung hindi sa loob ng simbahan, sa ibabaw ng bubungan, sumisilong. May live report ng aming kasamang si Jeff Kapanas mula Pampanga. Jeff. Erwin, patuloy pa rin ang pag-ulan dito sa Pampanga kaya naman nananatiling lubog sa baha ang 18 munisipalidad at isang syudad dito. Tuloy ang paglikas ng mga residente ng Santa Lucia, San Fernando, Pampanga. Halos lampas tao na raw kasi ang bahang iniwan nila. Si Aling Merlinda, tangi ang 2 buwang gulang na sanggolang nadala. Ito lang po yung nailigtas ko. Tiyempong maghahatid ng relief goods ang grupong ito, kaya nakisakay na ang News 5 sa kanilang rubber boat. Nang mapasok na namin ang lugar, eto ang itsura. Maraming bahay ang inabandon na muna. Ang ilang residente na mas piniling maiwan, kumakalam na sikmura na ang kalaban ngayon. Ilang araw na hindi kumakain? Talong araw na po, mula po nung bumapo dito. Kahit kapi lang po, wala din po. Ang pamilya ni Mang Bernie, 2 araw nang natutulog sa bubong ng bahay nila. Bakit hindi nyo maiwan itong bahay? Wala nga mapupundan. So ang hintayin nyo na lang po na humupa yung bahay? Maraming paaralan at establishmento na nadaanan namin ang pinasok ng tubig. Ang ospital na ito, lubog na ang unang palapag kaya ang lahat ng pasyente inakyat na sa second floor. Swerte na lang daw at may kuryente. Gayon din ang sapat na supply ng gamot. Kamusta po ang sitwasyon sa loob, sir? Okay lang.